Ganap ang lahat ng bagay. Upang gawing maganda ang lahat ng bagay sa buhay mo, sabi ng Panginoon. Sapagkat wala sa iyong mga lakas, wala sa iyong talino at karunungan, wala sa iyo, sabi ng Panginoon. Sa kahit na kaninong tao, hindi mo masusumpungan ang kaligayahan. Hindi mo masusumpungan ang pag-asa. Hindi mo masusumpungan ang kalakasan na ibinigay ko. So put your trust in me. Put your trust in me, Jesus. Wala silang huli. Tapos po, nakita nila ang isang
sa may baybayin. At ang sabi sa kanila, meron ba kayong mga isda? Sabi nila, wala. Ang sabi niya, sabi ng lalaking nakatayo, ihulog niyo sa bandang kanan ng inyong bangka ang inyong lampad. Amen. Alam ko po sa mga narito last Sunday, narinig na nila ito. At nung paghila nila paangat ng kanilang lampad, talagang sobra-sobra at matinding mga sa dami yung laman ng kanilang lampad na halos hindi talaga nila ito mahila sa sobrang dami. At kinailangan pa na yung mga ilang lalaki sa pampa ay pumunta papalapit sa kanila para tulungan silang hilahin. Alam niyo po, ang sabi ng Lord sa akin, nung binasa ko ulit yun, alam niyo po kasi ako yung tao na kapag nag-exhort ng offering, after ko mag-exhort, yung Sunday night na yun, sinasabi ulit ng Lord, inialala ko ulit siya, minimeditate ko ulit siya, at ako sa sarili ko, inilalagay ko sa heart ko yung in-exhort ko. At ang sabi po ng Lord, alam mo anak, sabi niya ganun, yung mga taong galing sa pampa, yung mga lalaki, hindi sila yung nasa bangka, hindi sila yung lima. Lima yung nasa bangkang ng isda. At kinailangan pang yung mga lalaki sa pampa ay lumapit sa kanila para tulungan sila. Amen? Ang sabi ng Lord sa akin, yung mga taong yon na galing sa pampa, hindi sila yung kasama sa nangisda. Nakihila sila sa lambat ng mga nangisda. Ang sabi ng Lord, kahit hindi yung mga nagpakahirap na mahal mo sa buhay, pati sila ay hihila ng pagpapala mo. Tutulungan ka nila. Kasi hindi mo na mahila kung gaano karami yan. Ang sabi ng Lord. Alam niyo po, nung minameditate ko yun, natuwa na naman ako sa Lord. Kasi doon sa simpleng verses na yun, na nasabi ko na, meron na namang sinabi ang Lord. Sabi niya, kahit hindi yung mga taong nagpakahirap, ay maaampunan din ang blessings mo. Makikihila din sila. Amen? Ganun sa buhay ng mga taga-KUJF, mga taga-Kingdom of Jesus. Amen? Tayo yung nagsasacrifice na magbigay ng tithes, offerings, ng love gift for the man of God, ng ating first fruits, ng lahat ng mga sacrificial givings. Tayo yung nagpapakahirap. Pero, hindi lang tayo pala yung nakikinabang. Pag binalik ng Lord yung mga blessings na binigay natin o yung mga duties na binigay natin sa Lord, pagbalik nun, hindi lang tayo yung mapapagpala. Amen? Sa sobrang dami kasi ng ibibigay ng Lord. Amen po. At alam niyo po, kanina nag-uusap kami ni Ate Christy ulit. Kasi walang mag-exert ng offering, sabi niya. Alam mo kasi ate, ito kasi yung sabi ng Lord sa akin, sabi ko sa kanya. Ang sabi ng Lord, pinaalala niya yung sa Matthew 9:36 yata yun, na the harvest is plentiful, but the workers are few. Ang sabi ng Lord kasi sa akin, ayan na, ang dami ng blessings sa harapan mo. Pero, mag-isa ka pa lang na humahakot. Kaya hinahangad ko po kayong lahat. Nahakutin niyo po ang para sa inyo. Amen? Kung dati ka nang nagbibigay ng tithes and offerings, ng sacrificial givings mo, ng love for the man of God, at dati ka nang nag-first fruits, time mo na para hakutin yung matindi mong pagpapala. At kung ang lahat ng binanggit ko ay hindi mo pa ginagawa, time mo na para gawin ito at subukin ang ating Panginoon. Amen? Alam niyo po yung mga mangingisda na yun, wala silang question dun sa taong nagsabing, ihulog nyo ang inyong lambat sa bandang kanan ng inyong bangka. Hindi sila nagtanong, sigurado ka ba na may makukuha kami rito?
Wala silang ganun. Basta inihulog nila kung ano yung sinabi. At hindi pa nila alam na sa Jesus ang nagsasalita ng time na yun. Amen? At papalad po tayo kasi noon pa sinasabi na sa atin, ihulog natin ang pinagbibigay ng Lord. At ngayon nakikita natin ang matinding-matinding pagpapala ng Panginoon. Amen? Kapag nagbabasa po tayo ng Bible, halimbawa ako sa inyo ang Malakay 3:8-10. Diba po may hamon ng Panginoon lagi? Ang sabi niya lagi doon, subukin mo ako. Patungkol ito sa tithes and offerings. Subukin mo ako, kundi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa iyo ang pagkinting pagpapala. Kapag may hamon ng Panginoon, laging merong kalakip itong pangako. Amen. Yun po yung sa Old Testament. Subukan naman po natin sa Mateo 6:33. Anong sabi ng Panginoon doon? Unahin mo ako at ang aking kaharian at idaragdag ko sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Ganun po humamon ng Panginoon. Hinahamon niya tayo ng magbigay para sa wala o para sa marami. Para sa higit pa na mas marami. Napakadami na nun, higit na mas marami. Ibig ko pong sabihin, ang Panginoon kapag nangako po sa atin, tinutupad niya. Kapag hinamon po tayo ng Lord, hindi po pwede wala itong kasamang pangako. Maniwala po kayo. Amen! Kaya sabi ko nga po sa inyo, kapag humihingi ako sa Panginoon, nangangako rin ako sa Kanya, nang ibibigay ko pabalik sa Kanya. Amen po! At ganun din po tayo. Kung nagawa na po nating makapagbigay sa Panginoon, at naranasan na po natin ang matinding pagpapala ng Diyos, ituloy-tuloy po natin ito. At gawin pa natin paangat ng paangat ang ating pagbibigay. Bakit ko po sinabing paangat ng paangat? Kasi po sabi ko nga po sa inyo nung mga ilang exhortations ko na, binibless tayo ng Lord sa kalagayang ito para ibigay natin sa Kanya ang higit sa ating ibinigay noong una. Para mas higit na pagpapala yung ibibigay ng Panginoon next dun sa Kanya na ibigay na. Umangat tayo ng level. Bakit tayo umangat ng level? Para ibigay ulit ang mas higit pa dun sa ibinigay natin. Nung sumunod, dun sa unang kalagayan natin. Amen? Naintindihan niyo po ba ako? Halimbawa ko po sa inyo ang grade school. Amen? Kapag ikaw ay nasa grade 1, hindi ka pa hinihingian o hindi ka pa ina-expect na ganito ka na. Ganito ka na kagaling magpasa. Amen? Pero kapag ikaw ay nasa grade 2 na, aba, medyo mas mabilis-bilis na yung pagpapasa mo. Kapag ikaw ay nasa grade 3 na, ba, nakakabasa ka na ng mga mahihirap na salita niyan. Amen? At pataas ng pataas yung level mo. Hindi mo lang siya nababasa, naiintindihan mo pa, at nagagamit mo na siya sa ibang sa paggamit ng mga paggawa ng mga sentence. Amen? Ganun po yung ibig sabihin, na pataas ng pataas yung ating pagbibigay dahil ang gusto ng Panginoon, pataas din ng pataas yung Kanyang ibibigay sa ating blessings. Amen po! Naunawaan po natin, ganun po humamon ng Panginoon. Ibalik po natin dun sa John 21. Ibalik po natin dun sa Mateo 9:36. Nang sabi doon, napakarami ng blessings. Pero hindi ka pa humahakot. Hindi ka pa umaani. Amen? Ngayon na, umaani ka na. Sabi ko nga po sa inyo, kung hindi nyo pa naaani, ay anihin nyo na. At kung hindi pa po kayo nagtatanong,
magtanim na po kayo ngayon. At napakabilis lang ng paglago. Napakabilis talaga ng paglago. At yung time ng pag-ani mo, hindi mo mamamalayan, andyan na. Limpak-limpa. At wala ka ng pagsidlan. Matulad ng mga nagbat nila, na halos masira na. Amen? Ganun po kasi ang Panginoon sa mga taga-KOJF na handang sumunod at gawin ang pinapagawa ng Panginoon. Kapag sinabing ihulog mo ang lambat sa bandang kanan, ihulog niya ang lambat sa bandang kanan. Kapag sinabing ihulog mo ang buong tithes and offerings, ang buong first fruits, inihulog niya talaga. Yan ang mga taga-KOJF. Kaya naman, tingnan niyo po ang inyong mga katabi. Tingnan niyo po yung mga katabi ninyo. Hindi ba't nagagandahan at nagbabapuhan? Amen? Hindi po sila yung mga nakikita niyo, ano ba naman ito? Bayaran na naman. Hindi po sila yung ganon. Kasi sila pa mismo yung humahabol sa bayarin. Oh, hindi ako pwedeng malampasan ng Judith, ha? Naalala ko po kasi, nung ako po ay nagtataka ako bakit hindi dumarating yung aking bill. Nagpunta na ako dun sa ano, bakit? O kaya inalok ko sa anak ko sa website. Kung tignan mo nga yung aking bill, baka malampasan ako ng Judith. Ma-deadline ako, makutulan ako. Aba, hindi pa naman. Pero bago pa ma-Judy, eh nakapagbayad na ako. Kasi ako pa mismo yung humanap. Sabi ko, bakit wala pa akong bill? Saan ka naman nakakita ng ganun? Eh yung iba nga takot na takot kay Judith. Diba? Tinataguan si Judith. Amen? Huwag nating taguan si Judith, may pambayad tayo dyan. Amen? Amen! Kahit ilang Judith pa yan. Kahit sino pang Judith yan. Amen! Kasi ganyan po ang Panginoon natin, mayaman na mayaman. At kahit sinong Judith yan, kaya niyang bayaran. Kaya tayong lahat po ay magbigay sa ating Panginoon, parang lahat ng ating Judith ay ating mabayaran. Praise God!
sa lapi, O Diyos, na aking hinawakan, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na patuloy na dumarami ang lahat ng ito. At ibinibigay namin ang patuloy, Panginoon, ang aming mga ikabutang-tog, ang aming first fruits, ang aming mga sacrificial givings. Kaya naman, Lord, sa bawat kapatid ko po, Panginoon, na nagkaloob, Panginoon, at patuloy na nagiging tapat sa iyong harapan, hayaan mong pagpalain mo sila ng higit pa sa kanilang inaasahan. At higit pa, Panginoon, sa kanilang hinihingi sa iyo, Panginoon, ang iyong ibigay sa kanila. Ganon din sa akin, mga kapatid, Panginoon, na wala pang kakayahan na magbigay, Panginoon. Bigyan mo po sila ng trabaho, ng negosyo, Panginoon, at patuloy na pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. At himukin mo sila, Panginoon, na magbigay sa iyo upang subukin kung gaano makapangyarihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, salamat po sa lahat ng aking mga kapatid, Panginoon, na handang sumuporta at patuloy, Panginoon, ang kanilang pagganap, Panginoon, sa o paggawa, Panginoon, sa iglesyang ito, Lord God, sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay. Tunay nga, O Diyos, na muli pagpalain mo ang kanilang negosyo, ang kanilang mga hanap buhay, ang lahat ng kanilang mga pinagkakakitaan, Lord God, maging ang kanilang mga sambahayan, maging ang mga pag-aaral ng kanilang mga anak, Lord. Pagpalain mo po ang lahat ng ito. Itaas mo pa po ang bawat isa sa atas ng kanilang mga pamumuhay. Salamat po, O Diyos, ng marami at muli ang mga salapin ito ay magamit lamang, Panginoon, upang ipalaganap ng mas mabilis pa, Panginoon, ang iyong salita sa lahat ng dako, Panginoon, ng daigdig. At muli ang lahat ng mga tao, Panginoon, ay madala sa iyong paanan, Panginoon, sa pamamagitan, Lord God, ng pagpapakilala namin sa iyo sa kanila, Panginoon. Salamat po, Diyos, ng maraming sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At alam ko po na dakilang bagay ang muling gagawin ng Panginoon, kaya naman inaanayahan ko po ang lahat na tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Puno-puno ng paggalang at pagrespeto sa banal na presensya ng Diyos. Tayong lahat po ay magtaas ng dalawang kamay, yumuko at pumikit. At muli po nating pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos. Ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang mas malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Can we lift our hands to the Lord? Yeah.
Thank you.
Diyos. Magpunukan kayo kayo ng banal na Espiritu. Be filled now with the Holy Spirit. You need this. Kailangan nyo ito. You need the strength of God. Nagagalit mo lang sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga laman ng buhay. Ikaw ay may sakit. Ikaw ay may karuntanan. Ikaw ay may paghihina. Kailangan mo kalakasan ng Diyos. Kailangan mo kalakasan ng Diyos. You need the strength of God. You need the healing of God. You need the presence of the Holy Ghost. At kailangan mo ang panibagong anointing na ito ng Panginoon.
You need this new anointing of the Holy Spirit. Kaya sa lahat ng mga naniniwala, for those who believe, taas mo ang dalawang kamay patungo ng langit. Kung sino'ng naniniwala na siya'y tatanggap muli ng panibagong promosyon, kung sino'y naniniwala na panibagong pagpapala na naman ang darating, panibagong pagkakagamit ng Panginoon, itaas ang dalawang kamay patungo ng langit. If you believe that another victory is coming on your way, another success, another promotion, and the Lord will use you more mightily, effectively in this final hour. If you believe, taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Live it up higher to the Lord. Live it up. At ang sabi